So, ito na yung condition ng face natin after 15 minutes. Ayan, ang sakit pa rin. Hi guys! Welcome back to my channel. So, for today's video, may bago na naman tayong product na i-review. As I promise sa aking last video na ang i-review natin for today, ito yung tinatawag natin the world's most powerful facial Aztec Secret Indian Healing Clay Mask. Sa mga first time pa lang makakakita nitong product na to, isi-share ko sa inyo yung mga reviews ko dito sa product na to. Actually, before ko simulan tong video na to, before ako magbigay ng mga reviews ko dito sa product na to, ginamit ko na siya 2 weeks ago. Patunay lang yan na ginagamit ko talaga yung mga products before ako magbigay ng reviews and opinion sa inyo. Itong product na to ay talagang pinagkakaguluhan siya. Actually, meron akong nakitang video or pictures na ang haba-haba ng pila. Clay! At sa linggong ito, tila may naganap na panic buying sa isang brand ng clay mask sa mall. Putik na ginawang face mask ang pinipilahan kasi. Ibig sabihin, effective talaga yung product na to kasi pinipilahan talaga siya. Nabili ko itong product na ito sa Shopee. Nagkakahalaga siya ng nasa 450 or 495 sa pagkakaalala ko. Ilalagay ko na lang sa description box kung magkano yung price nito nung nabili ko siya sa Shopee. Doon ko na lang siya binili sa Shopee. Actually, trinay kong pumunta sa Healthy Options. Minsan nauubos yung product na to. Dahil kapag magre-restock daw sila ng ganito is nauubos agad. So, ayaw ko nang bumalik sa Healthy Options dahil baka wala na naman akong maabutan. Kung nag-decide na lang ako na bumili na lang sa Shopee and mas mura pa siya, nasa 450 or 495. Sa Healthy Options, nagkakahalaga siya ng nasa 500, more than 500. Kung gusto nyo rin makatipid, meron din silang mga maliliit or may mga nakasashay silang binebenta doon sa Shopee or sa Lazada. Nakakita rin ako ng ganun. May mga nakasashay silang binebenta halos nasa 125 or nasa more than 100 pesos lang yung sashay na yun. And meron ding mas ducks dito. I mean, mas malaki. Kung gusto nyo mag-order, i-check nyo lang sila sa Shopee. Pero mag-ingat lang kayo sa mga binebentang products na fake dahil ang dami na ngayon na binebentang fake products. Before ko ibigay yung mga thoughts, yung mga reviews or opinion ko dito sa product na to, sa mga bago pa lang dito sa aking YouTube channel, I am Oscar M. Verano Jr. Follow nyo rin ako sa aking mga social media accounts sa Facebook, sa Instagram, and sa Twitter. Kung gusto nyo rin makakita ng mga ganitong klaseng video, kung gusto nyo makita yung mga products na nire-review ko, at kung gusto nyo makita yung mga treatment na ginagawa ko, like this video, share this to your friends, and don't forget to subscribe. And after you subscribe, click the notification bell below para mas maging updated kayo sa mga next na video ko. Pwede nyo rin akong i-message sa aking Facebook account or sa aking Instagram account. Maraming nagme-message sa akin tungkol sa mga products na nire-review ko. Kaya kung ikaw ay may mga katanungan ka sa product na to at hindi mo kayang i-comment sa baba, pwede mo akong i-message dahil nagre-reply ako sa lahat ng nagme-message sa akin. So, pagpasensyahan nyo muna kung medyo maingay sa aking paligid or kapag may something kayong naririnig kasi umuulan sa labas at saka medyo kumikidlakidlat pa. So, umpisa na natin yung pag-re-review nitong product na ito, itong Aztec Secret Indian Healing Clay Mask. Sabi dito, Health and Beauty Aztec Secret Indian Healing Clay, the world's most powerful facial deep pore cleansing. 100% natural calcium bentonite clay. Ang sabi niya dito, feel your face pulsate. So, ang ibig sabihin ng pulsate is parang tumitibok-tibok, parang merong tingling sensation. Actually, first time kong makaramdam ng pagtibok ng face nung ginamit ko tong product na to. Kaya tinawag na world's most powerful facial itong product na ito dahil napakarami na daw pimples na napagaling nitong product na to. So, titignan natin kung pati yung mga pimples natin is mapapagaling niya. Hindi lang pimples, pati rin daw nakakawala din daw siya ng mga hyperpigmentation, lalong-lalo na ako. May ang dami-dami kong hyperpigmentation dito or yung pimple marks. Actually, wala na akong pimples. Pag meron man, siguro isa or dalawa na lang yung mga tumutubo sa akin. And ang pinaka main problem ko lang talaga ngayon is yung mga hyperpigmentation ko, yung pimple marks ko, and pati mga acne scars. So, dito sa video na to, ipapakita ko sa inyo kung paano ko nga ba piniprepare itong facial mask na ito. Actually, pwede nyo siyang haluan ng apple cider vinegar or pwede nyo rin siyang haluan ng tubig lang. Yung apple cider vinegar is malaking tulong yan, lalong-lalo na kapag meron kayong pimples. Dahil mabilis makapag-dry ng pimples yung apple cider vinegar,
Pero kasi may mga skin din, may mga tao rin na hindi hiyang sa apple cider vinegar, kaya mas gumagamit na lang sila, mas preferred na lang nila na gumamit na lang or haluan na lang yung kanilang facial mask ng water. So for today, para makatulong din sa inyo kung ano nga ba yung gagamitin nyo kapag trinay nyo itong Aztec Indian Healing Clay Mask, kung apple cider vinegar ba or water. So ang gagawin natin is magpre-prepare tayo ng dalawang facial mask. Ang gagawin nating mixture ay Aztec Indian Healing Clay Mask tsaka water dito sa side na to. And dito naman sa left side ko, ang gagawin natin dito na solution is yung apple cider vinegar at yung Indian Healing Clay Mask. So, i-compare natin silang dalawa kung sino yung mas effective or and para malaman ko rin kung saan nga ba ako hiyang, kung sa water ba or sa apple cider vinegar. Mixed clay with equal parts of raw apple cider vinegar. So, kapag hahaluan nyo ng apple cider vinegar, yung inyong clay mask is dapat i-shake nyo muna. Ayan, i-shake nyo muna yung apple cider vinegar. Siya nga pala guys, dapat ang gamitin yung apple cider vinegar is yung merong nakasulat na with the mother. Hindi ko pa natatry yung dato puti, pero para mas safe is gumamit na lang tayo nitong apple cider vinegar na with the mother. Yung kaya merong with the mother is dahil yung mother daw is nandito sa ilalim. Dahil kapag matagal na hindi nagagamit itong apple cider vinegar, bumababa yung kanyang mother. Parang meron siyang mga powder sa loob. So, nandito siya, naihipon siya dito sa baba. Kaya dapat i-shake nyo siya para magising yung mother. Or para mahalo yung mother. Ayan. And speaking of apple cider vinegar, pwede nyo rin gamitin yung apple cider vinegar kung kayo ay magpapapayat. Actually, na-discuss ko na siya sa aking last video. So, panoorin nyo na lang yung video, yung tips kung paano nga ba ako nag-lose ng 17 pounds. Use a non-metal bowl and utensils. Stir the mixture well to a smooth paste. Add more clay or liquid as needed. Mix clay with equal parts of water. Use a non-metal bowl and utensil. Stir the mixture well to a smooth paste. Add more clay or liquid as needed. Ang una muna natin gagawin ay maglalagay muna tayo ng tissue dito sa damit natin para hindi malagyan ng mask. So, ayan, okay na. So, pwede na natin umpisahan yung paglalagay ng mask. Ang uunahin natin ay itong Aztec Indian Healing Clay Mask with water. Dito sa side na to, yung Aztec Indian Healing Clay Mask with water. And dito naman yung Aztec Indian Healing Clay Mask with apple cider vinegar. So, let's see the difference. Bonakid, batang may laban. Tignan nyo, parang may part na hindi pa nalalagyan ng clay, pero nalagyan ko na yan. Parang hindi ko makapit ng mabuti yung mask kapag water yung kanyang solution na nilagay. Pero ulit-ulitin na lang natin. Kailangan makailang ulit eh. Kitang-kita pa rin na parang ang nipis-nipis ng mask na nilagay natin kahit nakailang balik na tayo. Kahit ilang beses na natin siyang pinatungan, parang ano eh, ang nipis-nipis niya. Pag tubig ang nilagay. So yun lang yung napansin ko dito, kahit nakailang lagay ka na, kahit nakailang patong ka na, mukha pa rin siyang manipis. Dahil nga siguro dahil sa tubig na nilagay natin. Pero let's compare it sa apple cider vinegar. So inext na natin itong apple cider vinegar. Ayan, naamoy ko na yung suka. My God. Naamoy ko na yung suka. Pero ang sarap mamulutan ngayon na, sakto Friday ngayon. Parang gusto ko tuloy kumain ng tonic. Chicharon. Parang gusto ko kumain ng chicharon. Shit, nagugutom na naman ako. Mas gusto ko tong apple cider vinegar. Ha. So far, tignan natin mamaya. Sabi ko nga sa inyo dati na kapag matapang yung amoy, feeling ko harsh siya sa skin. Pero sabi naman nila na maganda daw ang apple cider vinegar, lalo na kapag meron kayong tigyawat, dahil mabilis nang i-dry yung inyong mga pimples. And yung apple cider vinegar din is binabalance niya yung pH level ng ating skin. Ano nga ba ang ibig sabihin ng pH? Actually, na-discuss ko na siya sa Korean skincare na video ko. Ang ibig sabihin ng pH ay potential hydrogen. It is a measure of how acidic or basic a water solution is. So, ang range ng pH ay from 0 to 14. Pag 0, ibig sabihin acidic yon. So, pag sa gitna naman, which is number 7, ang ibig sabihin nun is
neutral substance, and pag 14 naman, it is highly basic or alkaline or alkaline substance. So yun yung ibig sabihin ng pH. Ibig sabihin, kung mas maganda kapag medyo mababa lang yung pH ng inyong mga product na ginagamit dahil hindi siya harsh sa skin. Dahil karamihan talaga ng mga products ngayon, lahat ng mga sabon, pati na rin yung mga rejuvenating soap, yung mga kung ano-anong soap, matataas yung kanyang pH level. So masyadong nakaka-dry yun ng skin, and then kapag mataas kasi yung pH level or alkaline or highly basic yung product na ginagamit nyo, mas prone kayo sa mas magiging oily kayo at mas magkakaroon kayo ng mga tiny bumps or mga pimples. So mas safe na gumamit tayo ng mga products na low pH. Mag-antay muna tayo ng 15 to 20 minutes bago natin siya hilamusan or tanggalin sa mukha natin. So far wala pa naman akong nararamdaman ng hapde or sakit. Or siguro ano, or siguro manhid na ako dahil ilang beses na akong sinaktan. Hanggang sa dulo ng ating walang hanggan. So ito na yung condition ng face ko after 5 minutes. 5 minutes pa lang. Ang sakit-sakit na, parang hinihila niya. Parang may nangyayari sa skin ko. Pinapasikip niya yung butas ng ano, ng mukha ko. Medyo nagbabatak-batak na siya. So habang tumitigas siya, mas lalong nahihirapan ka magsalita. So kahit apple cider vinegar yung gamitin nyo or water yung gagamitin nyo, pareho silang merong tingling sensation, pareho nilang tinatighten yung pores mo, pareho nilang sinisip-sip yung mga tawag na doon, mga oil, mga kung ano-ano sa dumi sa inyong mga pores. So kung mapapansin nyo, mas puting-puti na dito sa side na to, which is yung water side. As dito naman is green pa yung kanyang kulay. Pero sa tingin ko kaya mas nauna to na naging puti dahil una nga natin siyang in-apply sa mukha natin. Kaya ganun siguro, kaya mas nauna siyang naging dry. Kesa dito, ito medyo basa-basa pa siya eh. Or siguro dahil mas madaling mag-dry yung water kesa sa apple cider vinegar. So ito na guys, after 15 minutes, ito na yung kanyang itsura. Ito pa rin, mukha pa rin siyang basa. Pero dito is dry na siya. Sa parehong side ko talaga nararamdaman yung kanyang tingling sensation. And parang wala silang pinagkaiba. Pareho yung kanyang effect, pareho yung nararamdaman ko sa dalawang side na to. Dito sa side na to is meron parang masakit, parang sinisip-sip yung something. And dito rin sa side na to is yun, meron din parang masakit. And napansin ko kung saang side yung medyo masakit, yun yung parang basa. Ayan no, bitak-bitak na siya. So ito na yung condition ng face natin after 15 minutes. Ayan, nang sakit pa rin, meron talaga akong nararamdaman na parang sinisip-sip niya or may parang pinapasikip niya yung balat ko. Parang ganun yung nararamdaman ko. So guys, napapansin ko guys na dito sa may bandang ilong, parang meron siyang mga maliliit na tuldok. Parang ito yung fan, parang ito yung mga oil na nasip-sip niya. So isi-share ko lang din sa inyo, kung gusto nyong matanggal yung mga blackheads na dito sa ilong, ewan ko kung nakakita na kayo ng ibang gumawa nito, pero sa tingin ko ako palang ating gumawa nito. Ang ginagawa ko kasi is kapag nagtatanggal na ako ng mask, hindi ko agad siya hinihilamusan. Ang ginagawa ko muna, para matanggal din yung mga blackheads dito sa ilong, ang ginagawa ko is kinukuha ko na lang siya, ayan o, ganyan na lang. Ganyan ko na lang siya tinatanggal. Oh. Parang nahihila niya na rin yung mga blackheads. Ayan o. Yung mga blackheads and whiteheads sa ilong. Mag-ilamos lang muna ako guys, and after ko mag-ilamos, sasabihin ko lahat ng nagustuhan ko dito sa product na to, and yung mga ayaw ko dito sa product na to, which is itong Aztec Indian Healing Day Mask, kung may re-recommend ko ba siya sa inyo or hindi. So wait lang. Hi guys, ito na yung condition ng face ko after ko mag-ilamos. Medyo namumula lang siya. Ayan no. Feeling ko ang fresh na naman ng skin ko kasi feeling ko walang mga kung ano-anong nakalagay. Talagang feeling ko nalinisan niya tsaka natanggal niya lahat-lahat ng mga domain na kung ano-anong pwedeng ika-cause ng pimples. O yun no, parang feeling ko tuloy ang fresh ng skin ko ngayon. Mukha lang hindi fresh kasi may mga pimple marks na yun dyan. Sabi dito is normal lang daw na medyo mamamaga yung mukha mo or magre-red yung mukha mo after mo gumamit ng
clay mask na ito, siguro mga 30 minutes daw mamamaga yung mukha mo. Pero after 30 minutes is babalik na sa dati. So, mas maganda gumamit ng Aztec Indian Healing Clay Mask kapag alam nyo na wala kayong pupuntahan mamaya or siguro bukas. Kung alam nyo na wala kayong lakad o wala kayong trabaho, mas maganda gumamit itong Aztec Indian Healing Clay Mask kasi para maiwasan na hindi kayo mabilad sa araw and para hindi rin kayo lumabas na namamaga yung mukha nyo. Diba, medyo nakakahiya rin kasi kapag medyo namamaga yung mukha nyo. So guys, medyo pagpasensya nyo lang yung mukhang to dahil kitang-kita yung redness niya and yung mas lumitaw na yung mga pimple marks ko dahil dito sa Aztec Indian Healing Clay Mask. Kaya kung meron kang tigyawat or meron kang acne prone skin, try nyo itong Aztec Indian Healing Clay Mask and maganda rin siya kapag meron ka rin oily skin dahil tinatanggal niya yung mga excess oil sa mukha mo. So ito yung mga bagay na hindi ko nagustuhan dito sa product na to. Unang-una is nakakatamad siyang gawin dahil aabutin ka ng 5 to 10 minutes para i-prepare yung product na to. Hindi katulad ng ibang face mask na tatanggalin mo lang sa sachet tapos ilalagay mo na sa mukha mo. Ito kasi is kailangan mo pang ihalo sa apple cider vinegar or sa water. So it takes 5 to 10 minutes para i-prepare. Second is kapag ginamitan mo siya ng apple cider vinegar, hindi maganda yung pang-amoy dahil maamoy mo nga yung suka niya. Parang nagiging uncomfortable ka sa amoy dahil 15 to 20 minutes siyang nakababad sa mukha mo. Talagang mamamaga yung mukha mo or mamumula yung mukha mo ng mga 15 to 30 minutes. So, ayaw ko yung pakiramdam na ganun. And ito talaga yung napansin ko nung gumamit ako nito. After kong iwas yung face ko is ang dami kong nakita na mga whiteheads and blackheads na nagsilabasan. Alam mo yung itsura ng blackheads or whiteheads na hindi na tuloy lumabas. Parang ganun yung mga nakita ko nung after ko tanggalin yung mask. Dahil siguro hindi masyadong nahila nung mask yung mga blackheads and whiteheads ko nung naghugas ako ng mukha. Kaya nung tinignan ko yung mukha ko is mas nag-appear yung mga blackheads or whiteheads. Mas kita yung mga bumps niya. Dahil nga nangyari yung ganun na nagsilabasan yung mga blackheads and whiteheads natin. After 1 day or 2 days, nakita ko na may tumubong tigyawat dito sa ano ko, dito sa part na yan, tsaka dito. Ayan. Nakita ko may tumubo sila. Actually, mga cystic acne yung mga tumubo dyan. So, kinabahan na ako nung nagkaroon ako ng cystic acne dito sa mukha ko dahil baka ito sa product na to. And yun nga, confirm nga na dahil dito sa product na to is nagkaroon ako ng pimple. Nanood ako ng ibang nag-review dito sa product na to and sabi rin nila sa kanilang video na tinubuhan sila ng mga pimples tapos nagsilabasan daw yung kanilang mga blackheads and whiteheads. So, hindi lang ako yung nag-iisang ganun yung nangyari. Halos everyday daw is nagkakaroon sila ng pimples kapag gumagamit sila ng Aztec Indian Healing Clay Mask. Dahil nga siguro sa first week ng paggamit mo nitong mask na to is tinatanggal niya yung mga toxins or nagsisilabasan yung mga toxins sa yung face. Kaya ganun yung nangyayari. Nagkakaroon ka ng mga acne or mga pimples. And guys, kapag natutuyo yung mask sa mukha mo is hirap kang makapagsalita. Talagang parang iniipit niya ba yung mukha mo? Parang ganun, iniipit niya yung mukha mo. Yun yung pakiramdam kapag natutuyo na yung mask. Hirap na hirap kang pumikit o ibukas ng ganyan yung mata mo. Hirap na hirap ka rin magsalita. Hirap na hirap kang i-stretch ba yung mukha mo. Ito na yung mga bagay na nagustuhan ko dito sa product na to. First is, talagang tinatanggal niya yung mga excess oil sa mukha mo dahil kapag gumamit ka ng mask is makikita mo na meron siyang mga dots. Yun yung mga oil na nasisip-sip niya sa mukha mo. Yun yung mga oil na naa-absorb niya sa mukha mo. Second is, nakakatulong din siya para tanggalin yung mga blackheads and whiteheads mo. Yung mga impurities, yung mga dead skin mo. Ang parang naibibigay niya lang is yung pakiramdam na pinapasikip niya yung pores mo sa mukha. Pero hindi ko nakikita sa personal, hindi ko nakikita na sumisikip yung mga pores ko or nagsasara yung mga pores ko. Siguro hanggang pakiramdam na lang to. Siguro hanggang pakiramdam na lang to. I-try lang natin. And kapag 1 month or 2 months, may pimples ka pa rin, siguro itigil mo na yung paggamit nito dahil hindi ka siguro hiyang sa product na to. So, kung may mga katanungan ka dito sa product na to, mag-comment ka lang sa comment box sa baba or i-PM mo lang ako sa Facebook or sa Instagram. And sa mga nakagamit na nitong product na to, pwede nyo i-share yung naging experiences nyo dito sa product na to. Kung effective nga ba siya sa inyo or hindi, para na rin makatulong sa mga nagbabasa ng comment sa baba. So guys, hanggang dito na lang. Kung gusto nyo makakita ng mga ganitong klaseng video, kung gusto nyo makikita
makita yung mga treatment na ginagawa ko. At kung gusto nyo makakita ng mga products na nire-review ko, like this video, share this to your friends, and don't forget to subscribe. And after you subscribe, click the notification bell below para mas maging updated kayo sa mga next na video ko. So guys, thank you for watching and see you in my next video. Bye! 我们一起学猫叫，一起喵喵叫。